What's up mga kagulong, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-test ng wire harness. Kung okay pa o wala pang putol gamit ang ating test valve. So itong hawak-hawak ko na wire is connected to sa headlight ni Badja. So ang gagawin lang natin dyan is ititest natin yung negative at yung dalawang positive, yung low and high. So sa pag-test ng positive, yung clamp idikit natin sa body ground o sa negative. Tapos yung test light itutusok natin dyan sa low or sa high, sa positive na wire. So yun lang pag-test nya. Paandarin lang natin muna ang makina para matest natin kung may kuryente. So ayan, napaandar na natin ang makina. I-check na natin ang low at high beam ng headlight natin. So ayan, i-on ko lang ang switch. Ayan, umiilaw siya, gumagana. So ganyan lang yung pag-test ng wire harness. Kung okay pa siya at wala pang putol, okay pa yung continuity niya. So kapag tinest mo yan, hindi na umilaw, ibig sabihin may putol na o hindi na maganda yung continuity ng wire harness mo, kailangan ng palitan. Minsan kasi akala natin ang sira nasa switch o nasa headlight o nasa bulb, pero wala yan. Minsan nasa loose contact ng wire, sisira na yung terminal o yung wire harness. So sa pagtest naman ng ground wire, i-connect lang natin sa positive battery yung ating clamp ng test light natin. Tapos tusukin natin yung yan, tusukin natin yung ground wire. So iilaw siya, ganun lang kadali. Ibig sabihin okay pa siya. So yun lang mga kagulong, ganun lang kadali itest ang wire harness natin kung okay pa ang continuity gamit ang ating test valve. Kung may natutunan kayo sa video ito, kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa susunod nating mga video. Always ride safe!